Tayo lang magbigay na nga kay Jesus na ating ilaw sa diwa nating isipan si Jesucristo'y nabuhay si ating kaliwanagan.
Barilin natin ang simula ng ating pagkalalang. Nilikha ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang kabutihan. At nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling wangis at larawan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang simula ng kainan Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, ngayon, lalagyan natin ang tao. Ating gagawin siya ang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o maila, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakalawan kayo at punuin ang nag-inyong masukli ang buong daigdig at pamahalaan ko. Binibigyan kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mahilang na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng buhay ng buti at mga buong kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halaman ng tiyan ay ibibigay ko naman sa mahilang na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Ang maraming makapangyarihan dahil kami yung mga nilikha ay ikaw ang tinatampo. Naway may sa loob ng iyong mga tinubos na ang daigdig sa pasisimula ay lalo ko pa ang pinakita. Sa mga huling panahon ng pagsalik ni Kristo na siyang iniahing kordero pamasko na kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng kanta. Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Inatasan si Abraham na ialay si Isaac, ang minamahal at nag-iisa niyang anak. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yun, sinubong ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na sa Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihatid mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang lumamang si Abraham at sumakay sa asno. Kasama si Isaac at ang dalawang paliping lalaki. May dala silang kahoy na panggapo. Matapos ang tatlong araw na paglalambay, tatanaw nila ang dagong kanilang patutunguhan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga ibig, bantayan na ninyo nito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasambalan lamang kami sa dagat at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggato. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama sila ng umakal. Tinawag ni Isaac ang pansin ng Ama. Ama, ano yung anak? Tumong patanong ni Abraham. Mayroon po tayong apoy at panggatong kunin mo sa ahang at kordero tiyahan ko. Tanong ni isa. Pagsabi nila sa dawang itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gabusin. Nang sasaksakingan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo na handa ang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipagkain sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay pinakita siya ng isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabi sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaroon. At nung pahanda ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, ako ang Panginoon ang nangako sa iyo. Yaman hindi mo pinagkain sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindaming nagbituin sa langit at nagbuhamin sa dagat.
Dudumigil nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga anak na sa pangako ay sumilang tunga ng malawang
sa pag-ibig niya. Ginagawa mo matupad ang iyong pangako si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatulong sa iyong panawagan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawa ng ang ka. Tumakas ang Israel sa pagkakaalipin mula sa bayan ng Ehipto. Dahil sila ay inabol ng upo ng Ehipto, niloob ng Diyos na patawirin ang bayan ng Israel sa dagat habang ang mga laban naman ay kanyang ninunod. Ang pagkakaligtas na ito sa pamamagitan ng tubig ng karagatan ay siyang sanisat ng ating pagkakaligtas mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng tubig ng Biyag. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palangarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Mahahati ang tubig at matuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamakitasin ang mga Ehipsyo at masusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila hilipunin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kamangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatinuli sa kanila. Gayon din ang haliling ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatan ang haliling. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay umagtas sa dagat na ang nilakaray tulong lupa sa palitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe, at kabayuhan ng Faraon. Nang magpukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay dinuro ng Panginoon mula sa haliling apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatutis ng maguli. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatapunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati na ang kanilang mga karwahe." Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagpukang liwayway na nangbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit inalakas ng Panginoon ang daling ng tubig, kaya sila'y nalunod na lahat. Nang patuli ang dagat, natapunan na ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati na kanyang mga kawal, at walang natira isang makisaman. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Natuyo at pinaanan sa pagitan ng animoy paler na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang pagkain ng mga Ehipsyo na kalat sa baybayin dagat. Dahil sa kapangyarihan ni pinakita ng Panginoon, laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya
Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating ngayong kapitan sa kanyang inamutan, dakilang talumpay. Ang mga kabayong kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat na kapunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katulad mo, may babaeng bagong kasalan. Iniwan ang asawa
Sandaling panahon kita'y iniwanan. Ngunit dahil sa tapatong pag-ibig, muli kita ang pupukupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon, kung ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Yan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit na ang tumitoy tunawin sa tuloy. Gayun din sa ngayon, iiwasan ko lang sa iyo'y magali at hindi na kita parusahan tuloy. Maguguho ang mga bundok at ang mga tuho. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaki at mananatili ang kapayapaan ng aking pangako. Yan ang sinasabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod, na walang kumaliw sa kapighatian. Muli itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Gagamitin rubin sa mga tore mo. Bato manunin ang iyong pintuan. At sa mga pader ay mga hiyas na makina. Ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay buhay.
ang madaming makapangyarihan sa ikadarakila ng iyong anak. Paramihin mo ang mga naiinawan sa iyong papapalang bigay sa mga ninuro namin sa bansang malakaya. Sa iyong katapang, ngayon ang iyong paghilang ay sa limutan na ang saklaw ng matibay na pinananalikan na mga ninuro namin banal ay matatunawa namin magkaroon na ng malaking kalumpara. Sa pamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ng karan. Amen. Pagpuri sa Diyos sa pinanasan.